Magandang umaga, Pilipinas! Muling nagbabalik ang Joe Roar News. Sa Bonao, Ifugao, ilang sasakyan at gamit ang natangay ng matinding baha. Dulot ng malakas na ulan. Ang lakas ng baha ay may kasama pang putik at mga bato mula sa kabundukan. Yan ang tinutukan ni Gian Limas. Sa tindi ng baha, may tinangay ng motorsiklo, tricycle, at van. Ito ang naranasan ng mga taga-Banawe sa Ifugao noong ikapito ng Hulyo. Nagmistulang talon na rin ang malakas na baha na may kasamang putik dahil sa pagguho ng lupa na naminsala sa mga bahay. Nagtulong-tulungan ang mga pulisya, bumbero at residente ng naapektuhang lugar sa paglilinis at pagre-rescue ng mga natrap. Nananawagan ng tulong ang mga residente lalo na't mahirap daw ang pagsagap ng impormasyon dahil sa pagkawala ng kuryente sa kanilang lugar. Hey, napakahirap pumuin dito dahil nga walang kuryente. Dati po ay may mga nagpuputol na mga kahoy dyan, kahit bawal. Nahuli na sila tapos pinalis ng dahil nga wala silang permiso. Pagkatapos ng ilang buwan ay bumalik sila. Kaya naman kapag bumabagyo ay bumabaha o kung hindi naman ay nagkakaroon ng landslide. Kaya pati mga ari-arian namin ay napipinsala nila. Dahil sa mga pasaway na mga ngahoy na iyan, nagkakaganito ang kalikasan. Wala na nga silang permiso sa gobyerno, sinisira pa nila ang kalikasan dahil sa makasarili nilang pangangailangan. Sana po magawa ng paraan ito ng DNR at PNP. Sabi ng DNR, hindi daw ito normal samantalang biglaan ang flash flood at landslide sa lugar na ito. Naoobserbahan din daw nila na kalbo ang iilang parte ng bundok dito. Nagbigay din ng pahayag ang kapulisan. Hindi ito normal dahil kung ang mga drainage ay unclogged, hinding-hindi magkakaroon ng flash flood dito. Base sa aming obserbasyon, wala namang nanghingi na permit upang makapagputol ng puno dito sa parte ng bundok na ito. Kaya may posibilidad na ang mga nagputol ng mga puno rito ay mga illegal loggers. Mayroong ipinapatupad na batas ang DNR na Section 77 of Presidential Decree 705, Unlawful Possessions of Implements and Devices Used by Forest Officers, states that offenders will be imprisoned for up to 4 years and pay a maximum fine of 10,000 pesos. Base sa DNR, ngayon ay may mga parte na ng bundok na nakakalbo na. At dahil dito ay nagkakaroon na ng pagguho ng lupa. Marahil ito sa mga ngahoy na walang permiso mula sa inuukulan. Kung may kita ninyo ang nagtatago sila o kaya naman ay palipat-lipat sila ng pwesto, gagawin namin ang lahat at makakaya namin upang mahuli ang mga illegal loggers na ito. Sa assessment ng LGU ng Ifugao, mahigit 1,500 ang apektado. Nag-deploy na raw ng 1,500 na family food packs at financial assistance para sa mga naapektuhan na pamilya. Gian Cassandra Limas, Nakatutok, Joe Roar News. Kaya naman ang mga mamamayan dito ay hindi lang ulan ang sinisi, kundi ang mga illegal na mga ngahoy ang umanong sangkot sa pagkakalbo ng bundok na ito. At dito ay nagpatupad ang DNR Secretary na si Christian Bingkang, kasama na dito ang mga DILG Secretary at mga kinatawan ng LGU sa Ifugao. Dito ay napag-usapan nila mga hakbang upang mapatigil ang mga illegal loggers sa bansa. Pinapatupad nila dito ang Banday Kabundukan Program at ang Contra-Illegal Logging at ang paggawa ng drive na tinatawag na Planta Puno kung saan ay magtatanim ang mga mamamayan ng mga panibagong puno. Magandang araw mga kababayan! Ako si Ching Estefano at ngayon ay nais ko lamang magbigay ng dagdag kaalaman tungkol sa isang isyu na kapaloob tungkol sa ating kapaligiran. Bakit nila ginagawa ang illegal logging o pangangahoy sa illegal na paraan sa bansang Pilipinas? Dahil mas matagal kung magpapaproseso pa sila ng permit sa gobyerno para sa legal na pagpuputol ng puno. Limitado rin ang bilang ng puno na pwede nilang putulin. Sabihin na lang natin na sa loob ng 5 taon, maaari lamang silang magputol ng 3 puno. Ngunit sa pamamagitan ng illegal logging ay makakarami sila ng puno na mapuputol. Oh no! Madaming produkto at malaking pera ang kanilang kikitain. May mga isinagawang batas ang pamahalaan tungkol sa pagpuputol ng puno. Meron tayong 3 halimbawa dito.
Unang batas na ipinatupad ay ang Presidential Decree Number 54, Section 1972 o kilala bilang pagpaparusa sa ilegal na pag-aari o pag-export ng mga nakuhang troso. Pangalawang batas na ipinatupad ay ang Republic Act Number 3701 o kilala bilang pagpaparusa sa isang akto upang pigilan ang pagsira ng mga kagubatan. At ang panghuling batas na ipinatupad ay ang Executive Number 277, Section 1987 o kilala bilang pagbabawal sa pagpuputol, pangangalap, pagkukolekta o pagkaalis ng kahoy o anumang produkto ng kagubatan mula sa anumang kagubatan na walang otoridad. At dito, nagtatapos ang dagdag kaalaman para sa mga mamamayan. Ako si Ching Estefano, nagbibigay ng kaalaman. Ito ang aming balita para sa umagang ito. Ako si Jemima Salukop. At ako naman si Kirsten Velasquez. At ito ang Joe Roar News!